ating mga Pilipino ang pagiging madiskarte, higit pang nakakamangha kung ang talentong ito ay gagamitin para makatulong sa iyong kapwa. Isa ng halimbawa ang isang non-profit organization na binubuo ng mga overseas Filipino workers sa Japan. Yung mga kababayan natin sa Japan na may mga problema, yun ang unang tinutulungan natin. Yung mga halimbawa may mga asawa na kailangan nasasaktan sila or anything, tinutulungan din natin yun. Ina-assist ni Ms. Vicky Ozawa yun sa Japan side. Pinangungunahan ng organisasyon ang paglilikom ng mga lumang kagabitan upang pagkakitaan. Ang kikitain ang siya namang ipinantutustos sa kanilang humanitarian activities tulad ng kanilang taunang gift-giving tuwing Enero sa Bacoor, Cavite. Ito po yung pamibigay ng konting grasya sa ating mga kababayan dito sa aming barangay sa Panapaan 7. Yung mga goods po natin may konting bigas po, kape, delata, tsaka noodles. Matagal na po itong ginagawa. Dati po kasi, itong ginagawa namin to para lang sa barangay na to, ang kaya lang namin ibigay is 200. Pero ngayon po, lumaki na po sa awa ng Diyos, ng dagdagan, naging 700 na din. Pinamimigay na rin namin sa iba pang mga barangay, mga kalapit barangay. And malaking tulong din sa amin sa pagbibigay nila sa amin. Kaya, ayong lalo yung pag-ukay-ukay nila para maitulong din sila sa amin. Salamat din kami. Thank you, Lord. At maraming salamat po na binibigyan nila sa amin sa biyaya. Malaking bagay ito sa amin. Malaking tulong talaga ito sa lahat na mahihirap na gaya namin. Volunteers din sa taunang aktibidad ang ilang Pinoy artist. Isa na rito ang Japan-based pop singer na si Beverly Caimen. Kung hindi niya naman na ginagamit, maganda rin din na i-donate natin kasi 'di ba parang hindi na nasayang yung mga damit, nakatulong pa tayo sa ibang tao, and at the same time yung mga perang maliligom do makakatulong pa sa maraming tao. And yun, sana hindi lang ako, hindi lang tayo na nandito, sana lahat ng mga tao na talagang gustong tumulong makabigay ng mga damit. Maraming salamat po. As you can see, there are many, many generous people who try to help as many people as they can. And what a treat for us, because itong nangyayari ngayon, di ba, na pag-usapan natin si Fifi ngayon sa Palanas, no? Gift-giving, of course, and itong gift-giving today, and then yung mga relief items na binibigay sa Palanas is given by one organization. Yes, at mapalad tayo dahil kasama natin sila dito sa studio, yung pong, kaya sobrang yung pasasalamat po ng PTV at ng Damayan ngayon dahil nandito sila. Sila yung nag-donate ng maraming mapapakinabangan ng ating mga kababayan na apektuhan ng sunog sa Palanas. At ito na nga, pakilala na natin si Ma'am Vicky Ozawa. Siya yung founder ng Liberty International Japan Organization. Miss Susan Ligbos, and of course, Miss Dolores Kagate. Thank you so much for joining us from Liberty International Japan. Ma'am, before we start, can you tell us a little bit about your organization and paano po kayo nag-umpisa? Okay. Bali, nagsimula po kami in year 2004. Okay. Ito po ay lahat sa Japan, ang proper license lahat nasa Japan. But we also started giving dito sa Pilipinas po noong 2004 din. So, to total na simultaneous halos. Yes, yearly once. Isang beses lang po kami pumalya nung tsunami. Nagkaroon ng tsunami sa Japan. Sa Japan po naman kami tumulong. Okay. Kasi mas nangangailangan ng tao noon. Okay. Oh, so 2004. Oh. Ang tagal na pala nito. Yes, actually, if I remember correctly, si ma'am na-guess ko pa nga dun sa original na Damayan long time ago. Kasi nung sinabi mo 2004, somewhere in 2006, bago pa yata yung Liberty. Tanda-tanda talaga ni William. So, ibig sabihin talagang na matagal na organisasyon na ito na tumutulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Isa na nga itong sunog, na nangyaring sunog dito sa Palanas. Oo, very sad, ano? Biro mo, New Year ata yun nung nagkaroon ng sunog dito. Opo. And it so happened na meron talaga kaming coming up ng 2020 na ng 700 kababayan natin na mabibigyan. And
PTV 4, na-share namin kahit konti. Opo. Apart from itong mga relief goods na pinapamahagi natin, ma'am, ano pa yung mga serbisyo na ipagkakaloob natin sa ating mga kababayan? Opo. Mm. At sa more po kami sa Japan na tumutulong sa mga kababayan natin, kaparis na mga DV, when we call it DV, domestic violence. Mm-hmm. Yung mga na-abuse ng mga Japanese husband. I see. Mga problema sa visa, mga translation, kung pa, hindi, kasi alam niyo naman ang lingwahe doon iba. Marami pang pong ganun. Because, di ba, of course, yung pagka pinag-uusapan natin yan, Ems, medyo stronger siya sa Middle East, no? Itong mga concerns neto. Pero I understand, sa Japan din po ba, is this also a big problem? Oh, yes. It is. Mm-hmm. It just goes under the radar, medyo. Po, marami talaga. Kasi lalo na sa mga, sabihin na natin, mixed marriage, language barrier masyadong malaki. Mm. So, sometimes we, as a Filipina, I myself married to a Japanese. Mm-hmm. And the first 5 years talagang gulo muna, in short. Matindi yung adjustment. Matindi, kasi ang kultura nila, compared sa kultura natin, napakalayo. Okay. Kayo rin po, also lived in Japan. Also, dun kayo, so para bang it's like a Filipino community dito po sa Japan? Hindi po. Kami po, bali, yung Liberty Foundation po is from Japan. Kami po yung pinaka-representative dito sa Pilipinas. Ah, dito sa Pilipinas. Ano man po yung iaano ng Liberty, kami po ang namamahala dito sa Pilipinas. Oo, okay. Matanong ko lang po, no? Kasi syempre, hindi ganun kadali ang mamahagi at mag-gather ng pondo, pambili nitong mga relief goods and all. Sino pa po ang mga kapartner nyo dito? Ang mga kapartner po natin dito more on Japanese, kasi po ganito ang ginawa namin since last year. Especially nakita niyo si Miss Beverly. Isa po siya sa mga dress niya kasi meron kaming pwesto sa Japan under NPO, let's say in Tagalog, ukay-ukay. Okay. Mm-hmm. So si Miss Beverly, yung mga damit niya na kumbaga sana hindi niya na nagamit, they give it to us. Mm-hmm. And then doon sa pwesto po, binibenta namin the cheaper. Okay. Kumbaga sa parang pagtulong lang kasi. Let's say, yung damit niya, alam niya naman ang bilihin sa Japan, mamahal ang damit. Say, nagamit niya, nabili niya ng 2,000. And then, bibili niya sa atin, binibenta lang ko namin niya ng mga 500 yen. Oo, ganun. Kasi, so, mabilis ang ikot ng pera. And then, from there, bukod po doon, yung mga kababayan natin na tulungan natin sa visa, sa mga problema sa Japan, naghuhulog po sila sa account ng Liberty ng Kimutya, ng tawag doon. Ano ba yung Kimutya sa Tagalog? Kusang loob. Like a token lang or something like that. Oh, nakakatuwa. Nagulat ako, nakita ko si Beverly. Champion yan sa... Actually, champion yan sa Batangas. I see. Na ngayon, alam ko, namamayagpag na sa bansang sa Japan. Galing naman. Super. Mm. Okay. So, ang nangyayari dito, yung nabibenta ninyo, for example, rinirecycle nyo ngayon to be able to help the less fortunate. Yes po. Okay. Wala namang imposible kung nagkakaisa't nagtulungan yung mga kapwa Pilipino. Ano po? Okay, para sa mga representatives natin dito sa Pilipinas, no, Ms. Susan and Ms. Dolores, paano nyo pinipili yung tutulungan ninyo? Kasi syempre, alam mo, marami naman nangangailangan ng tulong. Kung alimbawa, sasabihin natin, people who need help, we will never run out. You can have a mountain of money and it will never be enough. Paanong pagsusuri ang ginagawa ninyo to see who deserves to be helped or in the priority list po? Mm-hmm. Bali ako nga po ang representative dito sa Philippines. So, mm-hmm. ang ginagawa ko po talaga pang I see to it na talagang nangangailangan yung bibigyan ko ng ibinibigay ng Liberty. Talaga pong per barangay, per bahay, pupuntahan ko po yan para makita ko po talaga kung talagang karapat dapat siyang makatanggap kahit papaano. Oh yes, kasi ang nangyayari dyan, yes, tama po yan. Pero ang nangyayari dyan na, syempre, minsan hindi natin talaga nasasala. Oo. Ano ba, kailangan ba ng certificate of indigency? Kailangan ba yan? Hindi naman po. Sila personally ba ay poorest of the poor? Nakikita nyo, no? Yung para bang it's just a feel that when you get to the place, kung eto ba ay talagang nangangailangan ng tulong or if they're hitting rock bottom, ganun ba yun? Opo, ganun po. Tsaka siyempre po, sa barangay din po, rin po ako nagtatanong-tanong kung sino ba yung talagang dapat natin na tulungan. Mm-hmm. Kasama na rin po yun. Tapos ako na rin po sa sarili ko, pupuntahan ko talaga yung kung talagang totoo naman yung nasabi nila sa akin na ganun.
Ganun naman po ang ginagawa na. Oo, kasama rin pala yung domestic violence. Pero hindi rin po maano kasi hindi naman lahat talaga mabibigay mo. Kaya yung iba sumasama ang loob naman. Oo, sure. Oo, ang hirap naman. Tapos syempre masakit din. Eh. Parang iisipin mo, yes, tumutulong na kami. Eh, syempre, di ba? Parang there's only so much. Yung parabang, and there will always be somebody who will be left out. But it's nothing personal eh. Di ba? Yung parabang kung hanggang dito lang ang kaya natin eh... Ganun pero pangakong time na magsasalita yung nabigyan mo na. Ah. Tapos makikita yung laman. Siyempre, yun naman po ang kaya ng Liberty para dumami, mabigyan ng marami. Eh, ilang miyembro na po ba kayo? Yes. Ilan na kayo? Sa grupo? Sa how grupo many members? Sa grupo po dito sa Pilipinas, hindi talaga kami yung talagang, oh, mag-member ka sa amin, you want to be a member. We don't approach with that. Even in Japan, ang kusa pong lumalapit sila. So to be honest, hindi po kami maraming miyembro. Okay. So whoever is just willing to wholeheartedly. Yes. Ma'am Dolores, kayo naman, how did you get involved sa Liberty International po? Sa family member, mm-hmm, lahat po kaming pamilya tumutulong para sa pag-ano ng Liberty. Mm-hmm. Kami ay mga pamangkin, apo, pinsan. So that's good. So yung parabang even the younger generation, tinuturuan nyo na parabang public service should really come from within. Yes, mm-hmm. At napansin ko green. Bakit green po ang napili niyong kulay ng Liberty? Ayun, ito pakita natin on the inset here, on the other, no, nagtutukam tayo, makikita natin yung nangyayari ngayon sa Palana, sa Quezon City. So this is, all of these things, of course, is yung parabang the handiwork of itong Liberty International Japan. So thank you very much. We were talking kanina, Emily, na everybody deserves another chance. So yung Liberty International is giving these people, this over 150 families, no, or 100 plus families, the chance to start a new. Oo, at hindi po niyo alam kung ano yung happiness na nararamdaman din itong ating mga kababayan sa pagtanggap po ng inyong tulong. Malaking tulong po yan sa kanila, malaking bagay, Will, no? So, any final messages po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na since siyempre you're here to help people na kung alimbawa anong kailangan ninyo or how they can get in touch with you or if they even want to become members. I see your women and this is a very good, di ba? Emily, women empowerment, yes, dito. Ano na naman ako? Outcast. Sige, Papa. Opo, kaparis po kanina, nagpapasalamat po kami sa number one sa PTV4 na binigay ang chance na maipakita sa buong mundo na kung paano tayo magkaisa at magkatulungan sa mga nangangailangan. Kung kailangan nyo po ng serbisyo ng Liberty International, meron po kaming Facebook page, mag-usap tayo, Vicky Ozawa, every Thursday, 7:30 p.m. po. Mm-hmm. Kaya tungkol po sa Japan problem, anything, andito po ang Liberty. Maraming salamat po. Okay. So thank you very much again, Miss Vicky Ozawa, Miss Susan Ligbos, and Miss Dolores Kagape from Liberty International Japan. And may your tribes increase pa. Okay. Arigato gozaimashita. Thank you. Oh, thank you. Maraming salamat po. Okay. Ngayon sa Pilipinas at magkakaroon po kami ng konting tulong-tulong para sa ating kababayan na ginagawa na po namin to every year. And we started this since 2014. And I'm so thankful, hindi po namin talaga binobroadcast ito. It so happened na meron pong TV channel na darating ngayon just to inform everyone na dito po sa Bacoor nangyayari ito every year. Na-stop lang po ito, I think it's 1 year because of that tsunami na nangyari sa Japan. Doon po tayo tumulong instead of the Philippines. Andito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Gawa namin ito, yan po. Ando na yung iba mga ginagawa na nila. For 700 people po, kababayan natin, ang mabibigyan natin, ang ma-share natin. Ng bigas, dilata, at mga drinks, juices para sa mga bata and candies. Ito po ang production na ginagawa natin dito para sa pagtulong. Kasama po lahat ang ating mga pamilya na tumutulong. Yan po ang production. Isang taong po naman ang nabibigyan natin yung naman 700 simula sa bigas.
kasali mo. And from there, sila naman po ang mag dito. And then, lalagyan na isang plastic. At sila naman po. Lalagyan na ang ulata. Yan, set na po. So, natapos na. Sinisilis na talaga naman. Ipag-sipag, kama pa ang anak. Oh, tumutulong. Ito na po. Nakakaroon sila ng lalagyan. Ang isang lalagyan po yan ay 10 piraso. Ano, kaya nasa 40 na nagagawa nila. Nagsimula sa pagkakaroon. Jasmine! Ayaw ni Jasmine. Good morning sa kanila. Good morning po. Nasaan kayo ngayon, Nay? Dito sa Bacoor, Justinville. Anong meron ba ngayon? Bigayan daw ng bigas. Oh. Kumukuha ka na ba dati, Nay? Ilang years ka nang kumukuha dito? Taon-taon kami nang kuha dito. Oh. Kasi nasa 700 na ticket po ang ipinamigay namin ngayon. Kaya yung 700 na we do hope na magdatingan sila ngayon. Kasi ngayon lang ho namin maibibigay ito. And from there, ayan po. Mamaya po i-video pa natin yan. And then, ito po yung mga ipamimigay natin na stop. Ayan. Ah, sila ate. Sayaw ate, sayaw. Sayaw ate, dali. Bundol-bundol ba yan? Oh, di ba? Oh, yan ang Pilipinas.
Maganda ang Pasko, Miss Angel Alosa, lalo na kung nakakatulong ka sa kapwa mo. Di po ba, I'm sure you too, lahat po tayo ay gustong tumulong. Pero kung ano po yung kaya nyo lang, hindi naman kailangan bonggahin. Naswerte lang tayo ngayon dahil ang PTV4 darating dito at may mga singer and dancer na mamaya mapapanood nyo po. Lalaban! Sino lalaban? Anay! Laban! Parang bakal talo! Makita? One more.